hindi pareho. Kaya, sabi naman yung mga... Kanina pa? Eh, kasi nasa fourth floor. Nagluto. Tapos natapong yung matika. Oo, natapunan siya. Ngayon, nahawakan niya naman daw yung ano. Ang problema, kung may natapong na matika sa sakitin, sa sobrang ano, hindi niya na nakita. Doon siya nadulas. Yung lang may nakasama sa bahay. Nadulas pala siya sa matika na yung natapon. Buti na lang. Hindi naman ganun ka. Ang bagsak niya, yung ulo niya, hindi naman ganun ka. Pinasigis ka naman siya ng mga kapatid. Wala naman. Wala talaga. Siyempre sa sobrang tanda niya. Pagka parang mahina na talaga. Sabi niya sa sobrang sorry ko doon sa kanya. Sabi niya, Nay, hindi mo kasi ako narinig. Kaya ang kami mo, pag kanina kasi yung boses ko, dahil alam mo nga mataray ako, kala mo galit ako. Ibarin niya naman yung lumbang kabataan niya yung bantong yung bata pa kami. Ang problema lang nga kasi habang tumatanda ang mana na. Hindi naman niya alam na ganun na yung utak niya na magkakalipit. Sabi nga na yung hindi siya ganun na. Kapag yung gusto niya na sabihin, sasabihin niya. Sa alam niya, tama siya. Alam niya. Lola nga siya, tsaka nanay. Sabi ko kasi, hindi siya tama kahit ganun. Hindi naging ganyan ko yung ano na. Saka sabi ko ayaw magpa ano yung talaga. Hindi pa-permisyo sa pamilya sa mga anak na pamilya. Matagal na pala niya nararamdaman niya, hindi siya nagtatanggol. Hindi niya bang nalang sarili niya sa pagkano? Paglilinis ng bahay, pagkantan ng owner niya.
Kasi hindi lang sa office plan.
Pagkasama-sama. May kategori po naman. Ito ba niya sa index? Sa bandi nila. Picture yun. Royal. Ang ugali po. Ito yun din nila. Kaya lang may mga requirements po na kailangan yung submit. Kung ano talaga yung ano ng bakal sa kanya. Ang dapat siya ingat kung saan na siya dapat mag-aaral. Ah, kasi ma'am, meron siyang doktor sa OT. Sabi, ah, oo ma'am. Sabi yung ganito. Kaya isa po yung sa requirements. Ang ano. Pero, kung ba'y na lang kaya, kakayanin, di ba? Saka hindi naman po ang bayad doon yung mga kasi niya kasi pag kung mga project yan, nag-review ako yung sabi. Kaya hindi po yung kami talaga ng pangkain yun niya, hindi isang pinong bigas ako pagbibigay. Ulam ako pa din. Anong
yung sa pinaganap mo, ay pinakainin lang yung isa. Kasama niyo lang. Kaya ko kayong pakainin. Sabi na doon. Sabi ko okay, kaya kay nanay, parang doon ako siya ng inupa, yung bahay. Kasi sabi ko hindi ko kayo kaya ng alisip. Ano magkano ko kaya mo? 1.5 mahigit. Ngayon, pagbabayaran mo na naman yung ano naman niya. Babayaran mo na naman sa trabaho mo naman siya. Trabaho siya. Hindi pa. Hindi ba siya? Ano pa? Puro pa eh. Yung ngayon may anak ni tatlo. Kung lang siya. Pahay. Kulong-kulong lang siya sa business kung ano. Walang alam. Kaya sabi ko nga, kung hindi mo kayo magtrabaho ng ayaw mo naman yung ganyang hanap buhay. Magdating ba? Sabi ko, mas mabilis ka pag nagpokpok ka. Magpokpok ka na lang. Huwag mo ko iyan. Kasi ka lang buhay ng anak mo. So, paano pong nawala ako? Anytime, sabi ko, pwede akong atakingin. Kaya nga, hindi ka tingin ako sa kapatid mo ng anak mo. John! Kasi ayaw nila akong mapagod, ayaw nila akong pusip. Kaso nga, walang alam. Ayaw lang talagang gumalaw dahil lang dyan ako. Diba? Katulad yan, sabi ko, nakaraang buwan pa kayo walang tubo, walang ano, walang gas. Hindi niya man lang hanggang hindi man lang nagawa ng paraan yung lalaki mo. Bilib na bilib ka dyan, samantalang binigyan ako talaga ng buhay. Kung yung pera ko, ibinili natin yung tindahan mo, katulad yan. Di ba sabi ko magtindahan siya, ano sabi mo? Ano sabi mo sa mga kapatid mo, hindi na nagbibisisyon ako sa buhay mo? O ngayon, wala kang, ayan, may nagtindahan sa kanilang kaupahan. O, nakumikita, di ba? Sabi ko sa kanya. Ang inaano ko kasi, pag may tinda ka at wala kang pera ngayong gabi, pag gising mo umaga, may pera ka na. Yun lang ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka mukhang timawa na ako mangunguta. So anak, naging apat ang anak ko, hindi ako nang tumunga na katulad mo. Katulad mo, sarap buhay mo, selfo-selfo ka lang, gaya ka lang dyan, isip-isip, babagsakan ka ng Panginoon Diyos ng pagkain. Oo, kasi nandyan ako sa taas, kaya mababagsakan ka. Kita mo ngayon, no? Hindi ako makabili ng isang sakong bigas. Kilo-kilo. Dahil, saka mo istresin yung mga lumungupan dyan. Ikaw po sa walang karapatan. Ikaw yung walang karapatan kasi ikaw yung wala pang bayad dito yung bahay. Sabi ko, kaya nagpapaitin sa tapat mo kasi wala naman dyan yung e-bike mo. Ano pa yan dito o ngayon, aalis? Kaya mo ba yan yung ano? Sa'yo din naman nakupunta yung komisyon ko dyan?
Hindi naman sa atin. Hindi ko nga alam. Kung kanino ka nagmahal ng kapal ng mukha. Okay naman yung mga buhay ng tatlong anak ko. Kaya lang naman yung problema. Yung mga sabi ng ano. Kunso kayo? Mga lawa. Sabi ko, mga ibalik mo mga nakaraan namin. Sagana ka. Nayaan mo sa mga kapatid. Kung hindi nangyayon sa'yo mga kapatid mo noon. Kung saan mong binibigay. At kung kukwentahan kayo, sobra-sobra pa yung binayad nila sa'yo. Sige mo, yakan ng boyfriend mo Chinese ng bahay. Puta, binaon mo naman sa binaon mo naman ako sa utang. Sabi ka, bila utang mo ano. Sige mo, binabayaran ko ng tubo lang isang buwan, 27,000 megit. Diba? Kabila. Oh, balik ka ba? Balik yan. Pala. Ano naman, kalpal. Ngayon,
Hindi pwede na ba yun yung sila? Sige, gusto mo yan. Ang silintan mo ba yung anak mo? Ano po, wala akong trabaho? Kaya yung trabaho ko sila. Mag-reban sila, magkano yun yun. Kaya mo bang maano yun? Sabi ko sa kanya, kikitain yun. Kaya, it will be gagawin mo akong tagubantay sa akin. Ano pa ito? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Diba? What's nga mga anak na sila rin? Oh. Ayan. Sama na kayo. O, sunod yan, mga anak na. O, diba, nang anak na kaagad. Pag-once nga kayo, mga anak, ang lahat matitindi ng lahat. Mahirap na. Umaalis ka. Hindi ka makaalis-alis dahil walang magbantay. Hirap ba? Alam mo, maganda yung ano. Sige, ngayon. Gusto mo yan. Sus! Kaya kaya nga kita pakainin eh. Mas masarap yung pinapakain ko sa'yo kaysa diyan. At hindi na mag-aaral sa private school ng mga anak ko. Katulad yan, may private school ka kung kaya mo. Kasi ako, kaya ko. Nung pagpapakain dali mo, kaya ko pag-aaralin kayo. Kaya kayo naka-private. Ikaw, pag di ka bilhin ng mga tatay niyan, wala kang pang-aaral, wala kang abono. Hindi mag-iisang anak mo, katulad niya, graduate niya ang pang-aaral. Mayayaman. Gusto rin ng asawa rin nila. Mayaman din. Di ba? Sabi ko sa kanya, ganda ng tamo sa'yo ng ato. Pakasal ka sa pagkaan niyo, pagka-Canada, para makagawa naman yung US. Ano yung ginawa ko? Ginaalamot ko. Ganun pa rin, okay, ha.